Hello guys, welcome back to my channel. Ang ingay. For today's video, meron tayong AC fan dito. Ngayon, i-convert natin siya sa 12 volts DC. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, hit like, subscribe, and click the bell button para lagi kang updated sa ating mga i-upload na videos. Siyempre, bago ko to simulang gawin, nilinisan ko muna para hindi nakakaya. Puro kalawang na tong protective guard natin, kaya papalitan na lang natin to. Yun lang, basag ang ating gearbox cover. Hanap na lang tayo ng pwedeng ipalit. Ngayon, tatanggalin na natin ang stator kasi hindi natin siya magagamit. Meron siyang apat na screw. Tanggalin muna natin ang lock ng LC para matanggal ng tuluyan ng ating rotor. Subukan nating hilahin ng ating rotor. Naku po, ayaw. Subukan ulit natin ng merong pamunas. Ayun, tanggal pati bushing. Tanggalin natin yung bushing kasi baka magamit pa natin. Ibabalik natin dun sa housing niya. Ito na ang ating ipapalit na DC motor. Ilalagay ko na lang sa description box yung link kung saan ko nabili. Kailangan din natin ng PWM motor speed controller module para pwede nating hinaan o lakasan ang ating DC fan. Subukan natin ngayon kung kakasya ang ating DC motor. Napakalayo ng gap, hindi abot ang ating screw dito. Dalawang naisip kong paraan. Pwede nating habaan yung screw o di kaya tabasan natin to. Naisip ko rin, pag hinabaan natin yung screw, baka hindi na magkasya yung cover natin sa likod. Kaya dun na lang tayo sa pangalawang option na tabasan yung kung saan nakalagay yung ating bushing. Gagamit tayo ng mini grinder para magawa natin to. Medyo malaki pa rin yung gap. Tumatama itong part na to dun sa harap ng ating DC motor, kaya tatabasan na rin natin. Lumipat naman tayo dun sa kabilang part. Tatanggalin na rin natin yung bushing para umiksi ang ating gap. Yan, pwede na siguro. Try natin yung screw kung aabot. Bago natin i-fix yung motor, ihinang muna natin yung dalawang wire, yung positive tsaka negative. Binaluktot ko nga pala yung dalawang terminal para hindi tumama dun sa housing. Kung di kayo sigurado sa polarity ng DC motor, pwede nyong itap muna sa 12 volts ito, tsaka ito, para malaman kung saan ang negative at positive. Dapat clockwise ang ikot. Lagyan natin ng shrinkable tube dun sa terminal para
maiwasan natin na mag-contact sila. Ilagay na natin ngayon yung apat na screw. Bago natin higpitan, i-align muna natin. Dapat nakagitna yung DC motor. Dahil nasira ang ating gearbox cover, naghanap ako ng pwedeng ipalit. Nakuha ko rin to sa mga lumang electric fan. Lagyan din natin ng cable tie ang ating wires para nakafix siya. Dito naman tayo ngayon sa stand niya. Tatanggalin muna natin yung takip. Bali yung dati niyang wire, yun pa rin ang gagamitin natin. Maglaan na lang tayo ng allowance sa wire para umabot dun sa ating speed controller. Maglalagay tayo ngayon ng male DC socket kasi ang gagamitin nating supply dito ay yung ginawa nating backup power generator. Kung hindi nyo pa napapanood yun, ilalagay ko na lang sa description below. I-mount na natin ngayon yung motor housing dun sa kanyang stand. Magbubutas tayo ngayon dito sa may cover para dun natin imamount ang ating speed controller. Bago natin i-fix yung speed controller, i-connect muna natin yung mga wires. Ang positive wire ay connect natin sa M plus at ang negative wire naman ay connect natin sa M minus. Kanina, blue wire ang ginawa nating positive, kaya i-connect natin siya sa V plus, tapos yung brown naman ay i-connect natin sa V minus. Ilagay na natin ngayon ang speed controller dun sa ginawa nating butas.
Ang ipapalit pala natin na LEC ay parang semicircle yung butas. Pero yung shaft ng electric fan natin ay bilog. Tatabasan natin yung shaft hanggang sa sumakto yung butas ng ating LEC. Ayan, pwede na. Bago natin subukan, ilagay muna natin yung protective guard para pag tumilapon yung LEC, hindi tayo matatamaan. Subukan na natin ngayon kung gumagana. Ito nga pala yung ginawa kong backup power generator. Kung gusto nyong panoorin kung paano ko ginawa, nasa description box yung link. Sana nagustuhan nyo tong tutorial video na ginawa ko. Pasubscribe naman dyan mga idol. See you sa ating next video. Salamat!